Hello guys, how are you? Alright, so I did ask your manager earlier if one of you can greet the audience today. So who is it gonna be? Josh! Okay, bakit si Josh ang napili? Hello everyone, good afternoon. It's good to be here and finally it's good to be part of the Avignon family. Some questions. Are you guys ready? Let's get it! I think you guys were born ready. In your own opinion, what defines true beauty and how has your perspective on beauty evolved throughout your journey as artists? Wow! This is such a rich question. The Miss Universe. Oh, okay. Because in terms of beauty and appearance and fashion, starting with 2018 up to 2023, I feel like you guys have been through so much. Such a journey so far. So, sige, who wants to answer the question? Actually, any of you can answer the question and, you know. Sige, una ko na rin. Sige. Sige. So, personally, beauty is when you're truly happy. Like, what you become, what you nabot mo. Especially sa physical appearance mo, but maybe better yung talaga as a person, your soul, everything about you. So, ayun, since we became a member of Avignon family, siguro I will talk about appearance. Malaki din yung tulong sa amin na naaalagaan yung sarili namin. I think this time, nasabi ko talaga na beauty is when you're truly happy, and we're really happy na andyan yung Avignon para maalagaan. Tugal po, napag-usapan ito ako, beauty po. Can I just add po, na actually beauty, nandiyan na po talaga yun. Inner beauty, kahit anong klaseng beauty, nasa atin na po yan. And may nagsasabi po na yung beauty ay nas, depende sa tumitig sa iyo. Siguro yung beauty ng isang tao, hindi niya tanggap, yung iba naman tanggap. Katulad nga po na sinabi ni Pablo, confidence. Siguro dagdag ko din na ang beauty is on how you present yourself. Kung paano ka nakikita mo sa tao. And kung paano nagre-reflect yung ginagawa mo mabubuting bagay. Hindi lang sa self mo, pati sa mabubuting tao. Could you share any significant changes or steps you took that helped boost your confidence? I think, for this question, it's all about taking care of yourself. Siyempre, it starts parang tayo kasi normally busy tayo. And siyempre, as a normal person or a normal person na nagtatrabaho, nag-time job, diba parang napaka-stressful talaga ng araw. Pero kung hindi mo bibigyan ng effort or time na alagaan yung sarili mo, wala, parang makakayaan mo lang na hindi ka appealing or normally yung appearances mo, parang kung contento ka naman, wala naman masama. Actually, marami pong factors yun. One is, parang what we see from before, na parang during that time, is parang hindi naman siya as bad as how we see it now. Kasi syempre, nagbabago yung trends, naninibago tayo sa itsura natin, nagbabago yung paano tayo manamit, how we present ourselves. Tama yung sinabi ko. Kasi if people hear our story, talagang itinom natin, talagang walang-wala po. We're blessed na maraming tao nakapaligid sa amin na talagang tinutulungan kami para mag-improve yung sarili namin. Even sa performing, sa sarili namin. Kasi sa totoo lang, nung nag-start kami, social media is a very dangerous place to be in for us. Yeah. Sobrang daling pangunod siya at sobrang daling bashing na nangyayari. Pero kasi pag negativity, natatanggap po in a very, very negative way. Parang mas lalo nilalaban or sinasyan mo, hindi mo sinusunod. Pero when people, the kind people that surround you, give you advice na, oh, pwede mo nga siya. Nire-relay nila in a positive way na, oh, gawin mo nga ito kasi mag-improve yung sarili mo. So, ayun, yun po yung nagsimula. Doon nagsimula kung bakit talagang naging conscious kami sa kung paano nandito kasi sa sarili namin. Kaya rin siguro nagustuhan ng mga fans yung mga ginagawa namin kasi natin. Yun, dahil din sa pumataka sa pamilya. One more question coming from Push. Okay, this is
the question. Despite your busy schedules and strenuous activities, how do you manage maintaining a healthy lifestyle, having great skin, and a toned physique? Please give 3 tips each, madam. Sige, actually lang, para isa-isa magsasalita kasi pakiramdam ko iba-iba yung mga ginagawa niyo. 3 tips each. Well, first of all, it's all about discipline and time management. Kasi, in regards with the group, with us, honestly, it's exhausting, tiring, parang yung schedule talaga namin, walang tigil. Pero sabi ko kanina, don't put effort into anything, diba? Walang mangyayari kung baga, hindi naman malalaglag yung apple lang dyan, diba? Parang aantay ka ng apple na malaglag, pero kailangan mag-effort ka talaga, aabutin mo talaga siya. So for us, especially for me, talagang nagbibigay ako ng time to work out. Ayun, and of course, with the intake ng pagkain and being hydrated, yun yung pinaka-importante sa akin. Gusto ko lang din po yung ating sabi mo po about time management. Gusto kong recommend din yung management namin mismo for every time na before kami sumalang on stage or may event kami, talagang tinatry nila yung best nila para hanapan ng space for the rest and of course for Avignon Clinic. Parang pag-ilamas ko, sobrang importante. Pag-ilamas talaga ako, talagang nangyari kahit mali-late ako. Kahit mali-late. Ay, yun lang! Yun! Bakit? Kasi para clean yung face mo. Okay. Tapos, siguro pagdating sa having niya, itong body. Siguro dahil araw-araw naman kami nagana, araw-araw naman kami may training. So, ayun po siguro. Ako naman po yung sunblock talaga. Kasi po, mahilig ako mag-motor, lagi ako nasa initan. So, kahit po na... Exposed! Ako po lagi exposed. And lang, sunblock talaga. Kasi minsan, pag-traffic, alam ang tirik yung araw, hindi mo maiiwasan. Tapos yung uso, kaya kailangan mo sa ito na sabi niyo. And, pinaka-importante for me, lalo-lalo sa palang tulog, tulog talaga. Kasi sa tulog, pag may enough sleep ka, parang feel mo, energized ka, yung skin mo, maganda. Tapos parang maganda rin yung ano mo, yung parang pag-uugali mo. Kasi kung lang tulog, lagi ka naiinis, stress ka. Yeah. So, tulog talaga malaki. Ayun po, nasabi na rin po ni George, kanina yung time management, discipline. Siguro, add ko na rin po yung dedication. Dedication. Dapat dedicated ka sa gagawin mo. Kasi, we know na sa busy schedule namin, yung simpleng pag-follow pa ng mga skincare steps or skincare routine, talagang mag-take din ng time talaga. So kung gusto mo talaga na parang mag-change, mag-improve yung sarili mo, kailangan talaga maging dedicated ka sa gagawin mo. And actually, yung mga ganong skincare, depende rin yan kasi if you have a budget or if wala kang budget, okay lang naman yun. Ang mahalaga, aware ka sa kung anong kailangan ng sarili mo, anong kailangan ng skin mo. Meron tayong internet, you can search, meron tayong mga murang products na pwede nyo gamitin. Ang mahalaga lang is aware po tayo sa kung anong kailangan at kung saan po tayo mag-benefit ng mga kailangan ko dito sa sarili mo. And of course, next naman po is yun po, regular workout or diet. Yun po, depende rin po yan sa tao. Kung may time po kayo mag-gym or wala, okay lang po. Kung meron, ay nasa sa inyo na po yun. Kung wala, yung simpleng paglinis mo ng bahay, paglalampaso, paghugas ng plato, pwede na po yung exercise everyday. Ang mahalaga po kung ikilos tayo, hindi lang po tayo nakaupo. Pero no offense po sa mga nagtatrabaho na everyday na nakaupo. Okay lang po yun dahil may time rin po tayo tumayo. Kaya kung may time po kayo kumilos, okay rin po yun. Exercise na rin po yun. And lastly po, syempre, ang pahinga po, importante po talaga. Kung wala po tayong sapat na pahinga, make sure may pahinga po yung utak natin. And kahit saglit na pahinga lang po, okay na po yun. Basta siguradin po natin na sa sandaling oras na yun, wala tayong inisip na kahit ano. Kundi yung pansarili po natin pag-iingat. And of course, water po everyday. Huwag niyo po makakalimutan kayo nung nag-tubig araw-araw. Dahil sobrang importante po ng water.